ika-17 ng Agosto, Lunes, sa 20th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang isang binata at nagtanong, "Guro, anong mabuti ang dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit tungkol sa mabuti ang tanong mo? Iisa lang ang mabuti. Kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos." At sinabi naman ng binata, "Anong mga utos?" Sumagot si Jesus, "Huwag pumatay, huwag makiapid, huwag magnakaw, huwag manirang puri sa kapwa, igalang ang iyong ama at ina, at mahalin ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili." At sinabi sa kanya ng binata, "Sinunod ko ang lahat ng ito, ano pa ang kulang ko?" At sinabi ni Jesus, "Kung gusto mong maging ganap, umuwi ka't ipagbili ang ari-arian mo at ibigay ang pera sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at saka ka bumalik para sumunod sa akin." Pagkarinig ng binata sa pahayag na ito, umalis siyang malungkot sapagkat napakayaman niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pagkarinig ng binata sa pahayag na ito, umalis siyang malungkot sapagkat napakayaman niya. Lahat ng nakaharap ni Jesus ay umalis na punong-puno ng kasiyahan. Yaong mga nakapakinig sa kanyang pagtuturo, yaong tumanggap ng kanyang pagpapatawad at pagpapagaling, lahat ng mga nakasaksi ng kanyang mga pambihirang himala ay puspos ng kagalakang umaalis sa kanyang harapan. Maliban sa binata sa ating nabasa sa Ebanghelyo, ibig niyang sumunod kay Jesus at magkamit ng buhay na walang hanggan. Nang sabihin ni Jesus sa binata na sundin ito ang mga utos, tumugon ang binata na sinunod niya ang lahat ng mga utos. Ginugol ng binata ang buong buhay niya sa pagtupad ng mga utos. Inisip niya kung ano ang maaari pa niyang gawin para sa Diyos. Hinamon ni Jesus ang binatang mayaman na kumalas sa lahat niyang mga ari-arian at ibigay ang napagbilhan sa mga may hirap. Hindi ibinigay ni Jesus ang hamong ito sa lahat. Tinalikuran ni Zaccheo, isang mayamang maniningil ng buwis, ang kanyang kayamanan at nagpa siyang sumunod kay Jesus. Ganito rin ang nangyari kay Mateo, isa ring maniningil ng buwis na naging manunulat ng Ebanghelyo. Hindi makakamit ni numan ang buhay na walang hanggan sa paggawa ng natatanging bagay para sa Panginoon. Isang biyaya at kaloob ng Diyos sa atin ang buhay na walang hanggan. Ibinibigay ito sa atin ng Diyos sa pagsuko natin ng ating buhay sa Kanya. Pagsasagawa. Tinatawag tayo ni Jesus na italaga ang ating buong buhay sa Kanya.